So guys, ito yung sa repricing. Sample, ito yung pinakamababang listing natin, pinakamababang price. Edit natin sa Priceguard. For example, ito. Edit ko siya. Test yan. Diba 25 minimum profit nilagay natin? Kasi pag mababa yan, hindi yan naabot ng $2. So, dapat minimum $2 pag maliit yung ano, yung price na item. Tapos, pag ano mo kasi siya, pag sinerge mo siya sa eBay, yung title natin, yan. Isipin mo din kung ilan yung minimum profit mo. Tapos, pag sinerge mo kasi, sinerge mo siya, yan. Sa best match, ano tayo, sa pinakahuli. Pag lowest profit naman, second tayo. Okay, yan. So, pag ganyan. For example, pag nilagay ko lang 10 dyan, di ba sabi ko 10 noon? Pag nilagay ko yun dyan 10, hindi siya abot ng $2. So, kailangan adjust natin siya sa 25 para maging $2.85. So, kailangan yung minimum profit adjust natin ng malaki para makaabot tayo ng $2 na profit pag sa maliliit na item. Maliliit na price item. Tapos, for example naman, kung ano naman, malaking mataas yung price na item. Example, ito. Pinakamataas na item. Tingnan natin. O, diba? 337 yung cost price niya. Tapos, lagay ko 10. So, yung minimum profit natin is more than $40. Tapos, pag chinek natin yun sa eBay, yan, pag chinek natin yung mga competitors natin, diba, 329 lang. Kaya, chine-change natin yung title ng item natin para hindi tayo makipag-compete sa ibang, ano, seller. So, ganyan. Ano, so, dito, yung minimum profit, hindi niya rin kailangan na 2 lang yung minimum profit natin. Kailangan 10, kasi marami tayong fee. Ilang laki-laki ng cost price natin, tas 1 lang or $2, hindi po rin ganun. Dapat 10 or more. Pero, titingnan mo rin yung mga kompetensya natin sa title. Kung ilan ba yung price nila, kaya yun, kailangan adjust mo talaga sa minimum profit. Hindi pwedeng 1 lang ilagay natin doon dahil ang minimum profit is $2. Pag ganyan, pag i-calculate mo siya dyan sa spreadsheet, tingnan mo doon. Ayan, pag 15, sabi yan, for 54, lagyan natin. So, may profit tayo na, ano, na $40 or $60. Parang ganun din. So, pag mag-calculate kayo ng minimum profit, parang ano nyo din na, yung repricing range, yung minimum price your item can be set to, yung ganyan, hindi siya maglayo doon sa ano, hindi siya maglayo doon sa price na nilagay mo doon sa ano, sa spreadsheet. Ganun. So, hindi tayo pwede maglagay ng ano lang, 2 or ano, more than 10 talaga pag malaki yung item. Adjust lang natin, dapat ano, tingnan natin yung profit natin dyan sa spreadsheet. Dapat hindi sila magkakalayo. Bali, i-adjust mo lang dyan. Bali, yung pricing range,
Yan yung price na yung minimum, yun ang pinakamababa na i-reprice niya. Tapos yung maximum, pag walang kompetensya, tataas yun siya ng tataas everyday. Or bababa siya ng bababa everyday pag may kompetensya siya. Yun lang guys, thank you.